Hi kay Antabay, maayong hapon ay udto. Good afternoon po kay Antabay. Ayan, magchika-chika na naman tayo. Meron lang akong konting chika habang manupi o nilabhan. Masyado pang maano against the lightweight. I-close natin ang ating mas okay ata pag ganyan, hindi masilaw. Ayan. Dahil rest ang aking beauty today, magchika-chika na naman tayo. Samahan niyo po ang aking episode ngayon with pagtupi ng nilabhan plus chika about corona vaccine. Okay. Ang chika ko is last Saturday, that was May 1, yes. Last Saturday, May 1, isa po ako sa lucky person na naka-receive na po ng first dose of COVID vaccine dito sa Japan. Yay! I am super lucky dahil yung iba po hindi pa nakaka-receive ng vaccine, yung first dose. Dahil meron kasing kung sino ang mauuna, like dito po sa Japan, ang mauuna po is the frontliners. Yung mga nurses, doctors, then yung iba pang mga frontliners na laging merong contact sa mga cases ng COVID. So yun, sila ang unang makaka-receive, followed by ano po ata, mga senior citizens or yung may mga edad na. And ang aking asawa is hindi pa po nakaka-receive. So, nauna pa po ako sa aking asawa kahit mas bata pa ako sa kanya. Kaya nasabi ko na lucky ako. So, bakit nga ba ako nakareceive ng una kesa sa asawa ko na dapat siyang mas mauna? Is because wala po akong sakit ha. Wala po akong sakit. I am very healthy po. Pero nauna po akong makareceive dahil nag-start na po akong mag-part-time sa isang nursing home facilities. Kaka-start ko lang po. And luckily, yung napasukan ko pong facility is meron na silang slot for vaccination ng COVID. Tinanong po ako kung pag meron ng vaccine na available sa facility, willing ka bang magpa-vaccine, ganun. Hindi po siya compulsory dahil tinatanong naman kami kung willing kami magpa-vaccine or hindi. So yun, of course, ako, ginrab ko na yung opportunity at na-receive ko na po yung first dose ng aking vaccine. Maybe mga 10:45 ata in the morning or 10:50 in the morning, basta mga ganung time. And before nyan, bago ka magpa-vaccine or ma-receive, bago mo ma-receive yung vaccine mo is meron ka munang fill up na form. May mga questions doon, yung mga normal na mga questions pag nagpa-vaccine ka, like possible ka bang buntis ngayon or meron ka bang mga sakit, meron ka bang maintenance na gamot, meron ka bang food and drug allergy. At yung pinaka-highlight is kung meron ka bang history of anaphylactic shock. Kasi just in case na hindi compatible sa iyo yung vaccine, baka may possibility na ganun. So yun, kailangan mo ding sabihin yun. Meron akong mga mild allergies. Pero thanks to God, wala pa naman akong experience ng anaphylactic shock. At ayoko pong ma-experience ever yun. So yun po. So yun na po, naka-receive na ako ng vaccine last Saturday in the morning. That time is po ako, early shift sa work. Bali, ang nag-conduct po ng vaccination sa amin is staff po from the hospital na connected or contacted by our facility. Yun po ang pagkakaalam ko. After kung ma-injectionan or after mong ma-injectionan, magwe-wait ka ng 10 to 15 minutes ata na dun ka lang muna, stay still ka doon sa upuan mo kung saan pa ininjikan. And after ng mga 10 to 15 minutes, kung wala ka namang ibang nararamdaman, free ka ng bumalik sa work mo or umalis dun sa upuan mo.
kasi para lang ma-check kung merong abrupt ano reactions, adverse reactions, side effects, ganun dahil sa vaccine. So yun, at so far sa lahat po ng nag-take sa or sa lahat po ng nagpa-vaccine doon sa aming work, wala naman po something na iba na nangyari. Lahat okay po. So, lahat naman po is okay. Kaya yun, super happy. And yung pinaka-important na pag-uusapan natin, ano ba, masakit ba yung vaccine? Ano ba yung nararamdaman ng nagpa-vaccine? And after the vaccination, okay ba? May side effects ba? Ganon. So, ang isi-share ko po sa inyo kay Antabay is yung my own experience lang po at hindi po siya, ano ha, in general, as in yung na-experience ko lang po kasi might yung na-experience ko, hindi po na-experience ng iba at yung na-experience ng iba, might hindi ko din po na-experience ganon. So, during the vaccination, in the morning, afternoon, wala akong naramdaman. Pag-vaccine, ay, tapos na pala, ganun lang yung feeling. Kasi yung vaccine naman, yung first dose is 0.3 ml lang naman na vaccine. So, ayan, in-inject na dito kasi right-handed ako, so dito ako nagpa-inject. And, walang pain except sa, of course, yung parang needle pain na prick, yun. Maramdaman mo konti, pero as in walang pain. During the whole day ng aking shift hanggang naghapon, as in, I am super fine. Wala po akong naramdaman. As in, wala. Super okay. Then, umuwi na after shift. Pagdating ko sa bahay, pagkagabi, kinagabihan na, well, nakapagluto pa ako. Nakapag-shower pa ako. Pagaling kang work, para ma-safe naman sa family mo na nasa bahay, kailangan mo ding mag-wash, diba? Ayan, so lahat. Excuse me. So, ayan, nag-wash ako. Pero, mabilisan lang. Ayan. Then, after namin kumain, masyado akong pagod. So, ang nasa isip ko, baka nag-a-adjust pa lang ako sa work dahil kakapasok ko nga lang, hindi pa nakakapag-adjust masyado yung katawan. So, yun. Hindi ko lang minind. Basta pagod yung pakiramdam ko. Pero, super sleepy na ako. Kaya, mga 7:30 PM pa lang, tulog na kami. Pagtulog namin, dun na naramdaman ko na malamig yung kamay ko, yung paa ko, nanlalamig ako, at kahit nakatalukbong ako ng kumot. Yung parang feeling mo mag-chills ka na ganun, pero hindi malala. Kaso may feeling na ganun. Double lang yung kumot na ginamit ko para hindi lamigin kasi nga nilalamig ako. Pero, nung time na yun sa kinagabihan na yun, wala pa akong lagnat. Well, okay naman yung temp ko before ako matulog. Kinabukasan, late akong nagising. Early akong natulog, diba? Pero late akong nagising. At, ang bigat ng pakiramdam ko. Kaya, naisip ko, baka nasobrahan ako ng tulog. Kaya, ganun. Pero, medyo masakit ang ulo ko. Pero hindi ko lang minide, so kailangan kong mag-prepare ng breakfast. And luckily that time, pagka kinabukasan, wala naman akong kasi Sunday, wala akong work. So yun nga, pinilit kong kumain, meron naman akong appetite kahit pa paano. Kaso, hindi lang ganun masyadong magana dahil parang pagod at masakit ang katawan. Yung dito kasi pagkagising ko, yung kamay sa injection site, yung malapit dito na area ha, masakit. Umabot dito yung sakit na parang ang bigat. Tapos pag hinahawakan at dinidiin konti, talagang mararamdaman mo na talagang masakit. Pero dito, hindi masakit. Dito sa kamay, sa baba ng kamay, wala. So yun lang, during lunch na, nanlalamig na naman ako pero ang init ng panahon. Nanlalamig ako kaya feeling ko may lagnat ako or something ba? Ano ba? Pero hindi, wala yan. Yun lang ang nasa isip ko ha. So wala lang, carry bells lang. Pero kinuha ko pa rin ang aking body temperature para sure. So yun na nga, ang aking body temperature umabot ng almost 38. Yun. Kaya pala, medyo masakit ang ulo ko, medyo nahihilo ka,
pero hindi worst ha. Basta ano ka lang, whole day kang parang not feeling well. Para kang may trangkaso ba or wala naman akong sipon, wala din akong sore throat, pero parang parati akong uhaw dahil siguro medyo tumaas ang temperature ko. And yun, inom lang ako ng inom ng tubig. At kahit pa paano, naiibsa ng aking feeling hot. Char. Yun. Pero, hindi ko na natiis. Uminom pa ako ng paracetamol ng isang tablet. Kasi nga, nag-search naman ako. Yung mga sinat or parang flu-like symptoms is normal naman na side effects ng vaccine. It is normal pag hindi naman siya malala. At hindi nag-i-stay ng matagal. Mag-worry po kayo kung yung pain na nararamdaman niyo dito sa injection site, tapos yung pamumula, pamamaga, few days pa, andyan pa rin at hindi naiibsan yung pain at yung pamamaga at pamumula. At saka, pag nilalagnat ka, hindi bumababa, lalong tumataas. Then, ano pa ba? Yung mga hindi mo dapat nararamdaman, yung mga pain or mga body aches or something, mga kapit-kapit ba kung meron. Pag hindi nawawala agad, yun, kailangan nyo na pong mag-contact ng doctors or sa ospital ba kayo or kung saan kayo nagpa-vaccine, kailangan nyo nang i-inform sila na ganun nga yung status nyo after nyo na-vaccinean. Kaya yun, and so far sa akin naman, after that day na Sunday, pagkahapon nun, pagod pa din ako, pero nung kinunha ko ng aking temperature ulit, okay na ang temp niya. Hindi na rin ako, ano ba, hindi ako nilalamig na at medyo pinagpawisan ako. Maybe, dahil na din sa ininom kong gamot, effective siya. Ayan. At dahil din pala sa ininom kong gamot din siguro, yung pain din dito, wala na siya masyado. At kahit hawakan mo, wala na. Kahit ngayon, wala na naman. As in, mild lang lahat ang aking naramdaman. Yun lang, hindi kasi ako sanay na yung bang ayokong talaga magluya-luya. Kasi ang hirap magkasakit dito. Magkasakit ka at, di ba? Ikaw pa ang aalagaan. Tapos, lahat-lahat, hindi pwede, kaya hindi pwede magkasakit talaga. After the next day, as in, wala na ako pagka Monday, back to work ako dahil normal naman ang lahat sa akin at wala akong ano naramdaman. Baka yung sinat na naramdaman ko, hindi naman super worse. Basta yung sinat na naramdaman ko is parang yung effect lang ng vaccine. At saka sa facility na napasukan ko, super lucky din dahil every week po kaming may test. Kumbaga sa atin, swab test. Kumbaga sa Pinas, parang swab test or test kung positive or negative ka ba or something. Sa amin naman, ang tawag dito is PCR kensa or PCR test. So, sa facility, every week po, meron po kaming test. Kahit po may vaccine na kami ng first dose, magte-test pa din po kami ng PCR test every week. So, yung sa amin, hindi yung swab na sa ilong idadaan or something. Sa amin po is from saliva or from laway na parang may lalagyan, may straw, tapos doon mo ano yung laway mo, parang ano, 2 to 3 hours na wala kang kinain, walang ininom, no toothbrushing, parang ganun. Yun yung mga ano. So far, safe naman. At during at work naman din, still face mask, gloves, apron, and face shield. Tapos, pagpapasok ka doon sa isang ano, like isang aalagaan mo, sa room na yun, iba ang gloves, iba din yung apron na gagamitin. Kaya lahat po is as in, one-on-one. Yung gamit, yung gloves, yung apron, lahat-lahat kailangan. Yung apron na ginamit mo sa kwarto na yun is hindi lalabas sa kwarto na yun at itatapon mo na agad sa ano, tapunan. So, ganun po. And so far, feeling safe naman yung bagong environment or working environment ko ngayon. Thank you, Lord.
And sana magtuloy-tuloy na po. At sana din sa mga hindi pa po naka-receive ng mga vaccine, maka-receive na din ang lahat para mas safe na. I mean, mas ano ba, anshin, yung hindi masyad mag-worry ka man, pero less na yung worry. Pero yung asawa ko, last week, naka-receive na siya ng letter from the City Hall na for scheduling na siya na maka-receive ng vaccine. Pero baka this end of month pa daw or early of next month. Kaya hoping na maka-receive na din siya ng vaccine for corona. Yun lamang po ang aking ma-share today. Puro lang ako chika, wala naman ako nakatupi. Pasensya na. Meron naman akong natupi na konti o chik. Yun lamang po kay Antabay. Yun lamang aking chika for today. So ayan. Sige lang kung pakuan-kuan din, diba? Okay, malapit na ko, ha? See you next time! Bye!